Hello guys! Welcome back everyone again dito sa aming channel. So today, I just want to share with all of you guys kung paano ako nakapag-filed ng divorce and how much it cost. Kahit nasa Pilipinas ako ikinasal, dito ako sa UK nag-apply ng divorce. So, last year, kasi maraming nagtatanong sa akin kasi nga kasal ako sa Pilipinas. So then maraming nagtataka kung bakit ako magpapakasal dito sa UK kahit na kasal ako sa Pilipinas. So last year, nag-filed ako ng divorce kasi dito sa UK, kapag naka 2 years ka na dito, pwede ka nang gumamit ng divorce law ng UK. But take note, kasi wala pa tayong divorce sa Pilipinas. So, kasal ka pa rin sa Pilipinas. Pero, pwede kang magpakasal all around the world except lang sa Pilipinas. Pag hawak mo na yung decree absolute mo, which is na-absolute na yung first marriage mo. So, last year, nag-apply ako ng divorce. Yung lawyer na humahawak ng case ko is Pilipina din. So, siguro it takes nearly 1 year bago ko na-receive yung decree absolute, which means approved na yung divorce. So, divorce na ako. So, pwede na akong magpakasal dito sa UK. Pero pagdating sa Pilipinas, kasal pa rin ako. Ganon. Pero, Before ka makakuha ng decree absolute, so obviously may mga hearing, so ihearing pa yan. So abogado mo na dito ang bahala. So ang process is isi-send din nila yung mga papers doon sa Pilipinas. Just make sure na reasonable yung reason mo kung bakit ka magfa-file ng divorce sa husband mo. So sa case ko kasi, yung ex-husband ko is may anak na siya, may sarili na siyang pamilya. So, kasi ipapadala din nila lahat ng documents doon sa Pilipinas. Kumbaga, kailangan nakapirma din yung asawa mo, and just in case one day hindi ka makakasuhan ng adultery. So, yung una, medyo nahihirapan ako kasi ayaw pumirma ng asawa ko kasi ang sabi niya, expensive daw yung pirma niya, which means, in short, parang gusto niya magpabayad. So, ako naman, sabi ko, okay, kung ayaw mong pumirma, di magkita-kita na lang tayo sa korte. Kasi, kung gustuhin ko, pwede ko siyang balikan. Kasi, hindi nga siya nagsusuporta sa mga anak namin. And then, may anak din siya sa iba, which is nagsasama na sila ng babae. So, ako, mag-giveaway na lang, kumbaga. So, sa tulong ng eldest ko na i-explain sa kanya lahat na bakit yung mapahirapan yung isa't isa. So, with my daughter's help, pumirma po yung asawa ko. So, alam mo na, pag nag-send ka ng mga documents from here sa UK going to Philippines, it takes month. Kasi nga, yung proseso ng ating government is mabagal, kumbaga. So, hindi rin basta-basta yung process niya. Well, at least, nagmumove, kumbaga. Pero just make sure lang na pipirma talaga yung asawa mo para wala kang kaso in the end of the day. So, ang kagandahan lang ng divorce, pag nag-divorce ka na dito sa UK, mas madali ka nang mag-apply ng annulment sa Pilipinas kasi ipapasa mo na lang yung result ng divorce papers mo. And then, parang i-coconnect na lang nila sa annulment, kumbaga. Pero, another bayad na naman. So, how much it costs pag magpa-divorce ka dito sa UK? So, the solicitor's fee, so kabuuan na yan lahat-lahat na ng mga process is £2,500. So, more or less, nasa 160 to 170,000. Kasi maraming nagtatanong, maraming nagtataka na bakit ako magpapakasal dito sa UK kasi kasal ako sa Pilipinas, kumbaga. So, may mga nagtatanong din, akala nila nakasal na kami ni Mario, but we are not married yet, but we're going to get married next month by August. So, parang excited, na kinakabahan na
alam mo yung daig mo pa yung first timer, 'di ba? At least parang may progress yung result na for nearly a year na paghihintay na alam mo yung nagtatrabaho ka dito tapos parang nababalisa ka kasi wala kang proper visa. So dito kasi kapag wala kang working permit hindi ka makapagtrabaho. So ako naman kasi luckily lang may nirecommend sa akin na kaibigan na kakilala. So hindi na ako nahinanapan ng ganyan or else hindi rin ako makakahanap ng trabaho. So siguro parang hindi na ako marunong magsalita. So anyway, yun na nga, natapos na yung divorce namin, and then makakatanggap ka ng after ng hearing dito sa court sa UK, makaka-receive ka ng isang papel na nakasaad na your marriage is already absolute. So which means divorce granted. So nung na-receive ko yung papers na yun, I'm so very very happy kasi alam ko sa sarili ko na kahit na pagdating sa Pilipinas, kasal pa rin ako. At least yung parang may tinitingnan ka na positive way kung paano yung life mo dito sa UK. So then at least hindi na ako mahihirapan mag-apply ng annulment sa Pilipinas kasi may hawak na akong divorce, pero kailangan ko pa rin siyang i-process. So siguro yun lang yung ma-share ko. Sinishare ko lang na kahit na sa Pilipinas ka ikinasal, dito sa UK, so sa mga subscribers namin na nandito sa UK, pwede kayong mag-file ng divorce. Pwede nyong gamitin ang divorce law ng UK as long as nagstay na kayo dito ng 2 years. So allowed ka na gumamit ng divorce law ng UK. So nung na-receive ko yung divorce papers namin, so doon na ako nag-apply ng FLR na visa, which is further leave to remain while we're waiting for the marriage. So dito na rin kumuha ako ng English test. So pag uwi ko ng Pilipinas by September, yung kukunin ko na lang is yung TB test para sa spouse visa na naman. So we are looking forward sa marriage namin next month. And wala lang, parang gusto ko lang i-share yung gusto ko lang i-share kasi maraming yung nagtatanong na kung paano ako nakapag-divorce sa Pilipinas naman ako kinasal kasi sa atin wala pang divorce, di ba? So it takes a while but it's worth waiting even though na medyo matagal-tagal. So anyway guys, thank you so much sa lahat pala na hindi pa nakalimot sa amin na patuloy pa rin sumusuporta sa channel namin. Thank you so much na welcome nyo uli yung pagbabalik namin. So I don't know what to say anymore. So anyway, yun lang yung ma-share ko guys. So hopefully parang nakapagbigay din ako ng idea sa inyo na yung mga nandito sa UK na may the same situation as mine. So, this is the idea. Kung gusto nyong magpakasal dito sa UK or outside the UK, but not in the Philippines. Kasi hindi ka pa pwedeng magpakasal sa Pilipinas, not unless kung ipapakontinue mo yung divorce mo dito, kumbaga continuation na lang siya na mag-file ka ng annulment doon sa Pilipinas. Well, at least you're free. So anyway, and then we're looking for the marriage next month, and then the most thing that I'm very very excited to be happened is going home. Kasi 5 years, imagine mo, 5 years guys, hindi ko nakita yung mga anak ko, hindi ko nakita yung mga pamilya ko. So finally this time sa awa ng Diyos, parang naging positive ang lahat, na yung lahat ng sacrifice with the help of Mario. So kung wala si Mario siguro hanggang ngayon hindi ko pa maayos yung papers ko dito sa UK. So once again, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat guys, and don't worry, sa lahat na sumusuporta sa amin, ibabalik ko lahat ng suporta nyo sa amin. So, yun. Parang nakaka-awkward na kaya mag-vlog or magsalita in front of the camera na yung matagal ka nang hindi nakakapag-vlog.
As in, nakaka-awkward. Yung hindi mo alam. Yung parang nagsisimula ka ulit na hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Tapos, gustuhin ko man mag-English, pero bulol ako kapag magsalita ng English. So, alam mo na, some of the Filipinos, ita-judge kanila, ita-discriminate kanila pag may narinig silang mali doon sa English mo. So, alam mo na, mahilig mo muna yung mga Pilipino. Pero, alam nyo, dito sa UK or sa ibang bansa, kahit puzzle-puzzle pa yan yung English nyo or kalabasa pa yung English nyo, marunong yung mga English people magdugtong-dugtong. Kumbaga, naiintindihan nila kung ano yung ibig mong sabihin. Not unlike sa ating mga Filipino. Kasi marami akong nare-receive na comments sa mga English words na, oh, bakit ka pa nag-English, ano tawag nito? Mali naman daw yung pronunciation. Kumbaga, and then meron ding nag-comment na kinakopy daw yung accent ng British. Siyempre, kapag dito ka na, nagtagal ka na dito, maa-adapt mo talaga yung accent nila. So, even though na nahihirapan ka, nag-struggle ka, so, okay lang yun. Kasi, yung mga tao dito nakakaintindi. Not unlike sa ating mga kalahi na i-judge ka pa, i-discriminate ka. So, anyway, guys, thank you so much. I'm just so very happy to share with you guys na my marriage was already absolute, which means I have received my divorce, which is granted. So I'm so very thankful. So that's all for today, guys, and thank you so much. Bye.